Hello mga lalabs, mga vayots, good morning, mga love, shoutout, magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, saan man sulok ng mundo, mga love, shoutout, sa mga kapwa ko po, FWs around the world, hello, mga love, shoutout po sa inyong lahat, at kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Ito yung ating topic ngayon, mga lalabs, mga vayots, no, unti-unting pinapatay ng liderato or administrasyon ni Bongbong Marcos ang mga Pilipino at mga magsasaka. Bakit? Dahil dito sa rice tariffication law na kung saan ay aprobado na daw ni Bongbong Marcos, nabawasan ng 15%, no? So, babaha ang mga imported rice sa Pilipinas. Hindi lang yan imported rice. Kasali na dyan yung karne, yung itlog, kung ano-ano pa. Papasok sa Pilipinas ang mga iba't ibang produkto na na imports dahil wala na pong tarifa. Ang mga produktong iyon, kinansil na, tinanggalan ni Bongbong Marcos dahil nga sa kanyang kagustuhan na mapababa ang presyo, or yun daw ang solusyon na mapababa ang presyo ng bigas, at target ng administrasyon ni Bongbong Marcos na gawing 29 pesos per kilo. Sabi dito ni Arsenio Balisakan, yun daw yung ano ah, BBM admin eyeing for 29 pesos per kilo of rice for the poor with newly approved tariff rates. So wala na yung mga yung pira na 15% na yan na pang galing sa import na sa tarifa. Iyon yung binibigay sa mga magsasaka sa Pilipinas para pantulong sa kanilang mga abono, mga kung ano-ano dyan, no? Patubig pa siguro, etc. Binhi. Wala na. So, ngayon, papatayin pa sila ngayon. Dahil, syempre, wala nang bibili sa kanilang bigas. Or, kung meron man, ay hahatiin yun, imported at saka local na bigas, i-mix yun ng mga negosyante. So, sino dito po, mga lalabs, mga vayots, ang magbe-benefits? Yung mga kaibigan ni Bongbong Marcos na mga negosyante, mga oligarkong may negosyo dyan, yung mga smugglers, hoarders, profiteers, yung mga may-ari ng mga bodega, ng mga refrigerator or freezer o kung ano pa dyan, yun ang magbe-benefits. Yung mga nasa middle, yung mga nang aangkat, halimbawa, aangkatin yung mga produkto sa Pilipinas, bigas, sibuyas, bibilihin lang ng tag 5-8 pesos, tapos yung bigas, magkano? 25 or 30. So, ibibintan na yon doon sa mga traders ng magkano. Sila yung yayaman dito, mga lalabs, mga bayot. So, pumalag si Senadora Amy Marcos. Eh, ang tanong, may bisa ba ang pagpalag ni Bongbong ni Senadora Amy sa kapatid niyang presidenteng bangag? Wala. Dahil mas makapangyarihan ang kipay ni Liza Marcos kaysa kay super ate na kapatid. Dahil takot si Bongbong Marcos, walang turja. So sabi dito ni Senadora Amy Marcos noong June 4 po ito, ayokong lagi ninyo akong ginagawang kontrabida. Sabi niya dito, pero hindi ko naman masisikmura ito. 15% na lang ang taripa ng imported na bigas, baboy at iba pang hanggang 2028. Di lalamunin ng mga imported ang palengke. Yun na nga eh. Kasi yun ang plano ng mga taong nakapalibot kay Bongbong Marcos. Yung mga negosyanteng mayayaman dyan na kumokontrol sa kapatid mong bangag, Senadora Amy Marcos, eh gusto nilang yumaman ng yumaman ng yumaman hanggang sa nakaupo pa ang iyong kapatid at nakokontrol pa nila.
Eh, wala talaga. Weekly din ang kapatid mo. Hindi kaya manindigan yung mga pangako niya dati sa mga pobre. Wala. Papatayin ng kapatid mo. Senadora Amy Marcos, na kapatid mong adik na bangag na presidente, ang mga Pilipino, lalo na yung bumoto sa kanya para magiging pangulo. Wala kayong utang na loob sa taong bayan. Kaya dapat lang na mapatalsik si Bongbong Marcos dyan sa kanyang posisyon. At kung kailan yun, hintayin na lang natin. Kaya ngayon, naalarma, nag-ikot-ikot. So, sabi pa niya dito, paano na ang mga lokal na magsasaka? Hindi mo yun inisip ng kapatid mo? Dahil laging bangag. Wala man siyang pakialam dyan sa mga lokal na magsasaka. Ang importante, papasok yung mga imported na mga pagkain or commodities sa bansa dahil kikita yung kapatid mo. Magbibigay din yan dyan sa kusto mo. Paghahati-hatian nila dyan. Dahil inupo ng kapatid mo dyan at ng sister-in-law mo, kawatan din. Lahat halos ng mga nasa gobyerno si Bongbong Marcos ngayon na inupo nila, mapa-PhilHealth, mapa-pag-ibig kung saan-saan, pa-custom, immigration. Lahat ng inupo po kung may record halos ng pagnanakaw. Kung wala man, magnanakaw pa lang. So ngayon, bago may ano ha, andyan si, maibagawin natin yan, si Imelda Papin. So, paano daw magsasaka? Ano ito? Inuudyukan ba natin silang magpakamatay na lang? E di yun ang gusto ng kapatid mo siguro. Ang mamatay ang mga Pilipino dahil sa gutom. Tapos may plano pang makipaggira kontra sa China para makapagdeklara siya ng martial law at ayaw niya nang umalis dyan sa kanyang sa pagkapangulo. Gagayahin ang tatay mo. Wala na kayong babalikan, Senadora Amy Marcos, lalo na kapag hindi ka mananalo ngayong eleksyon next year. Dahil wala na boboto sa'yo. Karamihan galit na kahit pa na nakabuntot ka kay BP Sara, kahit pa mag-best friend kayo ni BP Sara, wala na kaming pakialam dyan ngayon. Bakit? Naloko mo na ang mga Duterte. Kung hindi mo inudyukan si BP Sara na mag-vice presidente sa kapatid mong alam mo palang adik, maayos sana siguro ngayon ang Pilipinas. Ikaw ang isa sa may drason, Senadora Amy, kaya nagkandaletse ang bansang Pilipinas dahil hinayaan mo ang kapatid mong adik na wala sa wisyo, wala sa katinoan dahil laging bangag na mamuno sa ating bansa. E ang resulta ngayon, kahit ikaw, nagre-reklamo. O ngayon, nasasaktan ka dahil paano magsasaka? O inuudyukan magpakamatay? Malamang, maraming magpakamatay dyan. Eh, di ba, mayroon na nga. Last year ba yun? Dahil hindi na kinaya yung utang. Tapos may tubo yun. Tapos yung kanilang mga pananim, binibili mura. Tapos binibinta sa market. Yan yung sibuyas, di ba, nagulat yung taga Romblon, taga Mindoro ba yun? Na binili sa kanila 8 pesos, 9 pesos. Tapos nalaman na lang na nabalita na 500 to 800 pesos kada kilo. Kalukuhan. Kahit naman siguro sino, madidepress. Dahil sa pamumuno ng isang bangag at adik na presidenteng Bongbong Marcos. So sabi pa niya dito, di ko maintindihan. Intindihin mo. Na yan ngayon ang pamumuno ng kapatid mo, inutil, walang kwinta. Nais niyang patayin sa hirap ang mga mahihirap at nais niyang papagyamanin ang mga kaibigang mayayaman. O, sabi pa niya dito ni Amy, makukuha pa ba ito ng dasal? Magnubina ka. Iwan ko lang. Tanong kausapin kasi dapat ni Senadora Amy Marcos, yung kapatid, ano ba nangyari? Binigyan kayo ng chance ng taong bayan para i-redeem ang inyong pangalan dahil sa pambabastos, paninira sa inyo na sa loob ng mahigit 3 dekada. Yan ang nangyari. Mas pinatutunayan ninyo ngayon
na talagang yung administrasyon ng ama mo dati, Senadora Amy Marcos, ay talagang mamamatay tao, magdanakaw, at pahirap sa taong bayan. Kasi ito ngayon yung sinusunod ni Bongbong Marcos eh. Nakikita na natin dito. Wala siyang pinagkaiba. O mas higit pa nga siya siguro sa tatay mo. Kasi yung nanay si Imelda dati, medyo uki-uki pa. Ay, si Lisa Marcos ngayon eh. Busy sa pagnanakaw, sa pira. Pangangamkam dahil patay gutom ang puta. Ang piste. Hanggang siguro kamatayan niya, baka nais niyang bilihin si Satanas, no? Para hindi siya itapon sa impyerno si Lisa Marcos. Hangal! Wala nang ginawa kundi mangamkam dyan sa number one na dyan sa PCSO. Pinagyayaman ang lahat ng mga kaibigan. Patay ang mananaya. Ni isa walang nanalo. Puro lone beater. Animal. Talagang sagad hanggang buto ang pagnanakaw, pangangamkam ni Bongbong Marcos. At ang kanyang asawa sa gobyerno ngayon dahil sila ang nakaupo. Diyos ko po, patawarin. Sana naman makarma kayo madali, sa madaling panahon, mga animal kayo. Tapos ngayon, balak pa ninyo. Maganda sa pandinig na magkakaroon ng 29 pesos na bigas. Imported. Paano yung mga magsasaka? Na yung binibili sana ni Bongbong Marcos na pira ng taong bayan para sa mga imported na bigas na yan, kung binigay pa yan, pinambili ng mga binhi na klase ng bigas na nasa ibang bansa na kahit nag-El Nino, kahit nag-tawag dito, nagbaha, ay hindi nasisira yung palay. May maaani pa rin ang mga magsasaka natin, pero wala eh. Tapos nag-upo pa na, no, yun, si Leocadio Sebastian, Scientist, si Balisakan, Scientist. Ano nangyari? Kinakalawang ang mga utak. Si Balisakan, si Leocadio Sebastian, awarded doon sa ano, sa Vietnam, na siya yung nagpaganda ng tawag dito, agriculture ng tawag dito, ng Vietnam, na kung saan si Bongbong Marcos, 5 years may kontrata na mag-angkat doon. E bakit nasa agriculture siya ngayon sa Pilipinas, hindi niya mapaganda ang agriculture ng Pilipinas? Pag sa ibang bansa, pakitang gilas. Pagdating sa Pilipinas, inutil. Ito din si Balisakan, scientist din ito. Marami daw awarded, etc. Anong nangyari? So, ginawa ngayon ng mga diputang scientist na ito. Nagkandalitse. Naturingan pa kayong scientist. Diyos ko po, patawarin. Puro input ang alam ng mga scientist ng Pilipinas. Hay! Ayan, babaha. Patay ang magsasaka dito. Ito pa. Ito pang nakakaluka. Tataas na naman daw yung native garlic daw ng yung local na sibu na bawang sa Pilipinas ng 20%. Sabi dito ng Philippine Star, sabi daw ng Department of Agriculture, raising the country's self-sufficiency in garlic to 20% next year by expanding domestic output in the Ilocos region and other areas nationwide. O, dito kayo maluka ngayon sa luya, presyong karne. Sabi dito ng ABS-CBN kahapon to, anong isang araw? Dumoble ang presyo ng luya doon sa Commonwealth daw market mula 120 pesos per kilo noong nakaraang buwan ng Mayo, abay pagpasok ng buwan ng Hunyo, 240, duble ang kilo, presyong pangkarne na itong luya. So, yun lang sinasabi ng mga retailer, sumisikip daw yung, lumiliit daw yung supply, kaya nagmahal. Hindi lang yan. O, di ba yung karning baboy, maraming nagreklamo, balita ngayon ni Julius Babaw, 400 na kada kilo. At sabi pa ng Department of Agriculture, malabo na po bumalik sa 200 per kilo. So, lahat nagmahal. Anong solusyon?
tarifa sa bigas sa kung ano-anong produkto. Tapos ayuda ni Bongbong Marcos magbigay ng 10,000. Isang araw ko ako siguro yun, isang araw ko lang yun gastusin. Bili ko isang sakong bigas eh. Wala na, kukonsumuhin mo lang yun isang linggo, ubos. Tapos mas malaki pa yung nadudukot, nabubulsa, nakukurakot kaysa pinamimigay sa taong bayan.